الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, mayroon po tayong konting kaalaman na ibabahagi po sa inyo sa gabing ito. Sa maiksing minuto lamang, alam po na bihira lang po natin mabasa ang mga ganitong talakayin. At ngayon ay ito po yung tungkol po sa pagbabawal sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na patayin ang ahas sa loob ng bahay. Bakit nga ba ipinagbawal sa atin na patayin ang ahas sa loob ng bahay maliban sa latufiyatain at saka ng abtar? Alam ko yung iba sa atin ay ngayon lang siguro maririnig ang talakayin ito kung bakit ipinagbawal sa atin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ng patayin ang ahas maliban sa dalawang uri ng ahas na ito. Meron pong dalawang uri na ahas na ipinagbawal ay na inutos sa atin na patayin. Kumbaga, bawal sa atin na patayin ng ahas sa loob ng bahay. Pag ang pinag-uusapan po natin ay sa loob ng bahay maliban sa dalawang uri ng ahas na tinatawag natin na datufiyatain at saka ng abtar. Ano nga ba ang ahas na ito? So bago 'yon, ay hayaan niyo po muna ng share natin sandali. At bakit nga ba bawal na patayin natin muna ang ahas ng agad-agad? Bakit bawal nga bang patayin natin ang ahas sa loob ng bahay? At meron sa atin na agad-agad pag nakakita ng ahas sa loob ng bahay ay pinapatay nila agad. At alam nyo, bawal po yun. Hindi po agad papatayin yan. Ang ahas sa loob ng bahay, hindi po yan agad pinapatay. So, okay? So, kinakailangan po ninyo maunawaan ang bagay na ito nang sa ganun ay hindi kayo malagay sa problema. Dahil magkakaproblema po kayo pag pinatay niyo po agad ang ahas sa loob ng bahay ayon sa payo sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unang-una, nabanggit ko dyan sa pamagat ng aking talakayin, bawal muna natin patayin agad ang ahas. Bawal muna natin patayin agad ang ahas. Maliban kung magbibigay muna tayo ng babala sa ahas na yan at sasabihin natin sa kanya na lumayo ka. Dahil ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na maaari na yung ahas na ito ay mananampalatayang inkanto. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Abi Lubabah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ito po ay hadith na marawahu Bukhari at Muslim, malakas po na hadith, naha an qatil jinan allati takunu fil buyut. Ipinagbawal ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang pagpatay sa mga inkanto, yung ahas sa loob ng bahay. Maliban sa ahas na tinatawag na abtar at saka datufiyatain. Maliban sa ahas na tinatawag na abtar at saka datufiyatain. Ito lang po yung hindi na po natin kailangan pang magpaalam. O hindi natin kailangan pang bigyan ng babala. Pero tandaan din po ninyo mga kapatid, huwag po ninyo agad patayin ang ahas sa loob ng inyong bahay. Huwag na huwag po ninyong gagawin. Dahil ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, bigyan niyo muna ng warning. Tatlong beses. Itabuin niyo muna ng tatlong beses ang ahas na ito. Kapag po hindi po umalis ang ahas na ito sa loob ng tatlong beses, so pwede niyo nang patayin. Dahil sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, painna shaytan. Dahil tunay na yun ay demonyo. Pwede niyo nang patayin. Okay, tatlong beses. Karamihan sa mga ulama, sabi nila, tatlong beses mong itaboy at hindi pa rin lumayo, pwede niyo nang patayin. Okay? Maliban kung ang ahas na ito ay tinatawag na abtar at saka the tufiyatain. Ayon sa hadith na sahih. So, bakit bawal patayin sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Dahil merong sahaba sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, pinatay niya agad yung ahas. So yung sahaba na yun ay namatay rin. Yung sahaba na yun ay namatay rin. At sabi nung sa hadith, hindi alam kung sinong nauna sa kanilang namatay. Dahil nga nakipagbuno doon sa ahas, napatay niya yung ahas, namatay rin siya. Kaya yun ang dahilan kung bakit ipinagbawal ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na patayin natin.
kinakailangan, bigyan muna natin ng babala ng hanggang 3 beses. Ito ay lingid sa ating kaalaman. Lingid sa ating kaalaman. Tama po kayo, Zehra Alvarez, Sister Zehra Alvarez, dahil sabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, dahil ito ay engkanto na mananampalataya, kaya huwag muna natin patayin. Kinakailangan muna natin itaboy, sabi ko nga nang hanggang 3 beses yan po ang payo ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam at karamihan sa mga ulama, hindi po 3 araw ang tinutukoy dito, kundi 3 beses natin siya ipagtaboy. Kapag hindi pa lumayo, ay kinakailangan na natin siyang patayin dahil siya ay demonyo. Okay? Maliban sa tinatawag natin na the tufiyatain at saka ng abtar. Ito po ay dalawang uri ng ahas. Itong hadith na ito, mga kapatid, ay malakas na hadith na banggit po sa Bukhari at ng Muslim. Ano ba yung ahas na ito? Okay? Opo, mga kapatid, Brother Ubaydillah, kahit po maliit na ahas, pag nakita natin sa loob ng bahay, huwag muna natin agad patayin. Kasi yan po ang payo ng propeta. Wala pong binanggit dito sa hadith na maliit o malaki, basta mayroon kayo nakitang ahas, itaboy nyo muna agad. Itaboy nyo muna agad. Kasi kapag hindi lumayo, patayin nyo na agad sa 3 beses. Ngayon, mayroon dalawang ahas, dalawang uri ng ahas, ang sinabi ng propeta, sallallahu alaihi wasallam, na kapag hindi nyo na kailangan pang itaboy, hindi nyo na kailangan pang itaboy itong dalawang uri ng ahas na ito. Ano nga ba ito? Yan, binanggit ko po sa pamagat, tinatawag natin na the tufiyatain at saka ng abtar. Ano nga ba ito? Ayon sa hadith na ang ibig sabihin ng the tufiyatain ay mayroon siyang dalawang linya sa kanyang likuran na kulay puti. Mayroon siyang linya sa kanyang likuran na dalawang puti. Itong ahas na ito ay may linya, may guhit sa likuran banda na puti. Pag nakita niyo po yung ahas na ganitong itsura, patayin niyo na po agad. Pag nakita niyo po yung ahas na ganito ang itsura, na sa likod niya ay may dalawang linya o guhit ng puti, ayon sa sinabi ng propeta sa hadith, dalawa ang guhit niyang puti sa likuran, patayin niyo na po agad. Huwag niyo na pong itaboy. Yan po ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Pangalawang uri ng ahas na pinag-utos sa atin na patayin at hindi na po natin kailangan ipaalam ay yung tinatawag natin na abtar. Yung tinatawag natin na abtar. Ano naman yung abtar? Ito yung isa sa mga uri ng ahas na kulay berde, kulay green, na maiksi lamang ang kanyang buntot. Maiksi lamang ang kanyang buntot. So inuulit ko, dalawang uri ng ahas, yung isang ahas, yung tinatawag na datufiyatain, mayroon siyang dalawang guhit na puti sa kanyang likuran. Pangalawang uri ng ahas, kulay berde na maiksi lang ang kanyang buntot. Ibig sabihin, maliit siya na ahas, maiksi ang kanyang buntot o putol ang kanyang buntot, tapos kulay berde. Pag nakita niyo po itong binabanggit ko, huwag niyo na pong itaboy ng 3 beses, patayin niyo na po agad. Yan po ang utos ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang tanong, bakit nga ba inutos ng propeta na patayin natin agad? Bakit inutos ng propeta na patayin natin agad itong dalawang uri ng ahas na ito? Okay? Samantala, ang sabi ng propeta, huwag natin patayin ng anumang ahas na makikita natin sa loob ng bahay, maliban sa dalawang ito. Bakit niya inutos sa atin na patayin natin agad yung dalawang ahas na ito? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, فَإِنَّهُمَا اللَّذَانِ يَخْطِفَانِ الْبَصَرِ. Dahil yung dalawang ahas na ito ay bubulagin kanya. Yung dalawang ahas na ito ay bubulagin kanila. Okay? Wa yatatabbaani ma fi butunin nisa. Okay? At ilalaglag nila ang bata sa sinapupunan ng buntis. Yung buntis mawawala ng anak. Malalaglag ang kanyang sanggol sa kanyang tiyan. Yan po sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ayon sa ibang riwaya, sabi ng propeta sa uktulul hayat, patayin niyo ang mga ahas, siyempre, waktulul da tufiyatayni wal abtar, at patayin niyo ang dalawang uri ng ahas na ito, kung saan itong may guhit na puti sa, dalawang guhit na puti sa kanyang likuran, at kulay berde na maiksi lang ang kanyang buntot. Okay? Na parang pinutulan ng buntot, pa innang humayatmasa yatmasani al-basar, dahil yung dalawang ahas na ito ay bubulagin kanila, wayasqitani al-hubla, at yung buntis ay mawawalan siya ng sanggol. Mamamatay ang sanggol sa atin niya. Dito mga kapatid, dito pong dahilan kung bakit inutos sa atin ang propeta na patayin natin agad at huwag na natin ipagtabuyan. Dito may mga opinion, may mga paliwanag ang ating mga scholar kung ano, paano nga ba dito mabubulag ang tao. Actually, ito ay sa paliwanag lang ng ating mga eskola, kundi direkta lamang siyang binanggit ng propeta na mabubulag kanya at
yung buntis, mawawalan siya ng sanggol sa tiyan niya. At mangyayari talaga yun, mga kapatid. Kaya huwag tayong maglalakas loob na sabihin natin di totoo to. Kaya sabi ng mga ulama, yan ang kumbaga kakayahan na ibinigay sa kanila ng Allah sa dalawang ahas na ito. Ngayon, sabi ng paliwanag ng ating mga ulama, ayon sa kanilang mga paliwanag, iba't ibang kanilang paliwanag dito, sabi nila, sa pagtitig mo pa lang sa kanyang mata, itong dalawang ahas na ito na binanggit natin kanina, sa pagtitig pa lang sa kanilang dalawang mata, automatic mabubulag ka na. O yung babae, pag natitigan niya yung mata nila, okay, automatic, malalaglagan siya ng sanggol. Ayon sa unang ibang paliwanag ng ating mga eskula sa bagay na ito. Pangalawa, sabi nila, malalaglagan yung babae dahil sa takot. Dahil sa takot, mawawalan siya ng sanggol. Malalaglag yung anak niya. Dahil sa dalawang ahas na ito pag nakita niya. Sabi naman ng ibang mga eskulab natin ng paliwanag, pag natuklaw ka nila, pag natuklaw ka ng dalawang ahas na ito, kahit saan sa kanila, ay mabubulag kayo. Ayon sa mga sumubok na pag-aralan nila yung ganitong uri ng ahas, kasi inihambing ito ng propeta sa Af'a, sa ahas na Af'a. Na pag-aralan nila na ganitong uri ng ahas ay pwedeng mawalan ng sanggol ang babae pag natuklaw ka. Na sinubukan nilang hanapin sa mga disyerto. At sa pagkatuklaw sa'yo ng ahas na ito, ay pwede rin mawala ang paningin mo. So ito po yung dahilan kung bakit po talagang ipinag-utos ng propeta na patayin natin agad ang ganitong uri ng ahas. Ito po ay bago siguro sa ating kaalaman. At inuulit ko, bawal muna natin patayin ang ahas sa loob ng bahay. Okay? Yan ang payo ng propeta. Pero yung ahas sa labas ng bahay, mga kapatid, patayin natin agad. Walang problema. Yung mga ahas sa labas ng bahay, inutos sa atin na patayin yan. Pero maliban sa loob ng bahay. Magkaiba po yung sa labas ng, sa labas ng bahay, kahit na ikaw ay nag-hajj o nag-umura, pwede mong patayin agad. Yung iba po yung sa loob ng bahay. Pag nakakita po kayo agad, huwag niyo po munang papatayin. Basta yung katangian, hindi po yung binanggit natin kanina, huwag niyo munang patayin agad. Okay? Kasi baka inkanto yun. Pag pinatay mo yun, maaaring mapatay ka rin niya. Maaaring mapatay ka niya. Sabi ko nga, mayroong hadith ang propeta sallallahu alaihi wasallam na isang sahaba, bagong kasal, na nakita niya yung misis niya na nasa labas, dahil nga yung natakot siya sa malaking ahas na yun nakita sa loob ng bahay na nakabaluktot sa kanihigaan, pinatay nung sahaba yung ahas at namatay rin siya. Kaya sabi ng mga sabi sa hadith, hindi alam kung sinong mas nauna sa kanilang namatay, yung sahaba o yung ahas. So huwag tayong magbigay ng action again hanggat hindi natin sila maipagtabuyan ng tatlong beses. Pag hindi pa rin tumakbo, ang payo ng propeta, patayin na natin agad. Maliban sa dalawang uri ng ahas na ito dahil sa matinding kapinsalaan na pwede nilang magawa sa atin. So yan lang po mga kapatid, konting kaalaman sa araw na o gabing ito. Wasallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.